Narito na ang mga halagang balita sa mga oras na ito dito sa PNA Headlines. 267 persons deprived of liberty ang pinalaya mula sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections ngayong araw. Ayon sa Bucor, 124 sa mga ito ang nabigyan ng parole, 76 ang napalaya kasunod ng pagkapaso ng kanilang sentensya dahil sa good conduct time allowance, 39 ang napawalang sala habang ang iba naman ay nabigyan ng probation at isa naman ang nakapagbayad ng cash bond. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sakto ang paglaya ng mga babaeng inmates sa CIW sa katatapos na pagdiriwang ng Mother's Day. Binigyan ng mga lumayang preso ng Certificate of Discharge from Prison, Grooming Kit, Gratuity at Transport Allowance. Samantala, sinuspindi ng CIW at New Bilibid Prison ang pagbisita sa mga inmate dahil sa tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19. 2 barko ng Philippine Navy ang lumahok sa At Sea Phase ng 2nd ASEAN Multilateral Naval Exercise o AMNEX. Kabilang ang BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio sa 9 barko na lumahok sa aktibidad na ginanap sa karagatan malapit sa Grande Island sa Zambales at Lubang Island sa Bataan nitong weekend. Lumahok din sa aktibidad ang mga barko ng Indonesia, Thailand, Brunei, Singapore, Malaysia at Vietnam. Ayon sa Philippine Navy, layunin ng drills na palakasin ang interoperability ng mga hukbong dagat ng mga bansang kasapi ng ASEAN at maritime responsiveness para sa mas magandang ugnayan, partikular sa larangan ng humanitarian assistance at disaster response. Nagsimula ang AMNEX nitong Mayo 12 at magtatapos sa Mayo 16. Inaprobahan ng Senado sa 3rd at huling pagbasa ang panukalang magtataas sa disability pension ng mga veterano ng digmaan. Sa ilalim ng Senate Bill 1480, aabot sa halos 500% ang itataas ng kasalukuyang halaga ng disability pension ng mga veterano at kanilang mga benepisyaryo depende sa halaga na kanilang tinatanggap. Mula sa kasalukuyang pinakamababang halaga ng disability pension na 1,000 piso, itataas ito sa 4,500 pesos. Itataas naman mula sa 500 piso patungong 1,000 piso ang buwan ng pensyon ng mga asawa at anak na wala pang asawa ng mga veterano. Ayon sa may akda ng panukala na si Senador Jinggoy Estrada, panahon na upang maitaas ang halaga ng disability pension ng mga veterano na napakuna sa loob ng halos 3 dekada. Patuloy na pinag-aaralan ng pambansang pulisya ang panukalang pagbuwag sa Special Operations Units ng Drug Enforcement Group nito bilang bahagi ng pagrepaso sa operasyon laban sa droga. Sa press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na nasa 1,000 pulis ang maaaring maapektuhan ng naturang hakbang. Ayon kay Fajardo, hiningan na ng rekomendasyon at komento ang mga top unit ng PNP kaugnay ng hakbang at isusumite ito sa tanggapan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Isusumite naman ito sa National Police Commission sakaling aprobahan ni Acorda. Nasa higit 700 pulis na bahagi ng 17 SOU ng PDEG sa buong bansa ang ire-recall para sumailalim sa Values Formation at Moral Recovery Program. Ang hakbang ay kasunod ng pagkakasangkot ng mga miyembro ng anti-drug units ng pulisya sa mga ilegal na gawain gaya ng pagre-recycle ng droga na nakukumpiska sa mga operasyon. Una nang niyanig ang PNP ng kontrobersya kasunod ng pagkakaaresto kay dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. sa isang operasyon kung saan halos 1 toneladang shabu ang nakumpiska. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondoc. Magandang gabi.